So yun na nga mga kakas, live tayo ngayon dito sa kahabaan ng Agent Highway 26 going to Sorsogon. Bukal-bukalan, Sorsogon. Yan, so Bukal-bukalan, Sorsogon. Live tayo dito guys. So ito na guys yung pang-apat naming stopover dito sa touchdown na kami dito sa Sorsogon. So ito na yung pang-apat naming stopover nitong aking 3 months old passenger na isang chow. So pang-apat na namin dito guys na stop over. So from Naga, una naming stop over bandang Bula, Kamsur. And then second stop over sa Nabwa, Kamsur. Third stop over sa Kamalig, Albay. And then ito na yung pang-apat naming stop over. So, alam niyo guys, sa pet transpo, hindi ka pwedeng humataw ng humataw, rumatrat ng rumatrat at dire-diretsyong biyahe kasi iniingatan natin guys yung ating passenger. Iniingatan natin ma-stress at mahilo sa biyahe. So, kaya from time to time guys ay nagkakaroon kami ng stopover para nang sa ganun naman yung ating passenger na pet ay hindi siya gaanong ma-stress. Lalo na guys, kung ang pet nyo ay first time nilang bumiyahe at hindi sanay sa biyahe, yun talagang mabilis silang mahilo at ma-stress sa biyahe. Kaya, ingat na ingat ako guys sa pagtatranspo ng aso. So, mayroon din ako sinusunod na maximum speed limit. Ang top speed ko nyan guys ay 40 to 50. Katulad nga ng sinabi ko kanina ay hindi ka pwedeng humataw ng humataw. Mabilisan na parang nagre-racing. So, maximum speed ko is 40 to 50. Siguro, pumapalo din ako ng 60. Pero hindi na dyan lumalagpas. And then, after 1 hour, stop kami para mag-rest at least 15 to 20 or 30 minutes time rest bago kami uli humataw. So, last stopover na namin ito guys kasi malapit na kami. Diyan na lang kami sa unahan ng konti. Bakon na. So, after nito is diretso na kami doon sa kanyang bagong daddy. So, yan. Medyo pagod na siya guys. Halata ko na sa kanyang pagmumukha na stress na siya. Yan. So, kaya minabuti namin magpahinga muna. So, again, live pa rin tayo dito sa kabaan ng Agent Highway 26, Bukal-Bukalan, bound to Sorsogon. So, ito yung famous na rest area ng mga riders. Itong tabing dagat. May park dito guys, tabing dagat. So, talagang napakaganda ng view. And then, mayroon ditong malaking alimango sa Bicol, Kasag. Ito talaga yung stopover rest area ng mga riders na dumadayo dito guys sa Sorsogon. So, once na mapadaan kayo dito, try nyo yung pasyalan at stopover dito. Maganda rin dito guys mag-vlog kasi kitang-kita yung dagat. Yan, dagat guys. So, yun muna ang aking update mga kaangkas. So, rolling na kami nitong aking passenger para sa kanyang bagong amo.